diwaga akong tawagin noon ng Sierra Madre. Sa laki nitong mahigit 400,000 hektarya, ang ilang bahagi nito'y hindi pa noon naaabot ng tao. Tinaguri ang isa sa last great forest ng Pilipinas. Taglay nitong likas na yamang higit na nakararami sa ibang malalaking bansa. Pero tila nanganganib na kumupas ng hiwaga at ganda ng Sierra Madre. Ang dating pantayog ng buhay at kalikasan, naghihingalo dahil sa pagtutroso. Unti-unti na raw namamatay ang Sierra Madre. At ang pinakabagong saksak sa tagiliran nito, ang sinasabing pagdami ng dump sites at sanitary landfills sa lugar. Ang lugar na ito ang tambakan ng mga hinihinalang smuggled na luya at sibuyas dito sa Bulacan. Diretso itong pinapala sa bangin kung saan nagkakaroon naman ng pangsahod. At makikita rin natin na nasa paanan lamang ito ng Sierra Madre. Isa sa mga bagong tayong landfill ang Wakuman sa bayan ng Bulacan. Sa ilalim ng RA9003 o Ecological Solid Waste Management Program, maaari lamang magtapon sa mga landfill ng basurang residual waste kung tawagin o yung hindi mare-recycle. Bulok na pagkain tulad ng luya at sibuyas ang inabutan naming tinatapon dito. Nakuna namin ang pagtambak ng nakasusulasok na basura sa hukay. Ito yung mga tinatawag na condemned goods galing ng customs. May mga tinatawag na misdeclared, may tinatawag na hindi po pwede for consumptions. Itinanggi ng kinatawan ng Wakuman na labag sa RA9003 ang pagtatapon ng bulok na pagkain sa kanilang landfill. Dumaan daw sila sa tamang proseso at mismong Pangulo ang nagbigay ng basbas para itayo ang landfill. Kaming sa Manila na ngayon napakalaki ng problema at mga nearby areas ng ating lugar na wala pong mapagtapunan. Pero maring tumututol dito ang ilang environmental groups tulad ng Sagip Sierra Madre. Dahil titingnan natin yung epekto nitong mga pagtatambak ng basura sa Sierra Madre, sa kabuuan nito na ang Sierra Madre ay tubig. Ang Sierra Madre source ng ating irrigation at saka ng inumin. At pangalawa, yung ating underground source ng tubig ay nagmumula lahat sa Sierra Madre. Pag winasak mo ang level ng tubig natin dito, parang mo na rin nilalaso ng ating kabayanan at saka ang kapatagan natin. Yung mga sinasabi po natin negative impacts, yes, there is. Hindi po natin ma-i-deny yan. Okay. Hindi po natin ma-i-deny yan. But mitigated po yan. Kasi po, bagong paman po tayo nagkaroon ng proper operations nito, nasagot po yan. 8,000 tonelada ng basura kinokolekta sa Maynila bawat araw. Karamihan nito, dinadala sa mga landfill sa iba't ibang lugar sa Sierra Madre. Ayon sa mga environmentalists, hindi lang sa Bulacan may mga sanitary landfill at dump site na di umano'y hindi sumusunod sa batas. Maging sa lalawigan ng Quezon, patuloy din ang pagtatapon ng iba't ibang klase ng basura at hindi pawang residual waste lamang. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, inaanod ang basura papunta sa sapa. Yung katas na yun, tatalon sa sapa. Isa pa yung tinatapunan, ulunan ng sapang maliit yun. Kung lumakas ang ulan, doon tatagas yun, punta doon sa malaking ilog. Maitim ang tubig sa sapa, nakakabahalang itong mismong ginagamit na patubig o irrigation sa mga pananim ng mga magsasaka. Sa bayan naman ng Montalban sa Rizal, isang temporary landfill na puno rin ng basura ang mismong katabi ng MWSS Watershed. Protected area ang MWSS Watershed at pinanggagalingan ng tubig na mga kabahayan sa Kamaynilaan. Ang paliwanag ko nga dyan eh, saan ka nakakita ang matinong may-ari ng bahay na meron siyang balon na pinagkukunan ng tubig o source ng inumin niya at huhukaya niya ang katabi noon para maging Pozo Negro. Ayon mismo sa Solid Waste Management Commission ng DNR, may 73 open dump site, control dump site at sanitary landfill na nagkalat sa Sierra Madre at matatagpuan sa loob ng 9 na probinsyang nasasakupan nito mula Cagayan, Bulacan, Rizal, Aurora, Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela hanggang Quezon. 45 ritong open dump sites, 21 control dump sites at 7
ang sanitary landfill. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga control dump site at open dump site. Pero patuloy pa rin itong tinatambakan ng basura. Ang open, yung basta itinapon na nga ng tao, ng bayan, o nino mang entity, yung isang lugar doon sa tapunan ng basurahan, kung tawagin yan, yung open. Walang management. While in a controlled facility, ito yung basta tinabunan lamang ng lupa. At nagkaroon ng konting cleaning, clearing. Pero nadyan pa rin yung mga shanties, hindi maganda. Ayon sa DNR, may pahintulot o environmental compliance certificate raw ang mga ito mula mismo sa kanilang tanggapan. Mayroon isang tinatawag na conversion sa local government. And provided that nag-comply sila doon sa mga requirements naman na pag-apply ng sanitary landfill ay mayroong ECC na dapat i-comply. Kung walang silbi yung ECC, yung mga papeles na permit na binigay sa mga landfill sa mga dump site, kung walang monitoring. So yung monitoring will come later. So ang sinasabi namin, huwag muna silang maglinis ng kamay. Pero ang milyon-milyon piso maaaring kitain sa pagkolekta at pag-imbak ng basura ang pangunahing dahilan. Kaya raw patuloy ang pagbibigay ng lokal na pamahalaan at DNR ng mga permit at ECC kahit lumalabag ang mga ito sa batas. Bakit mo pipilitin ang isang bagay na disastrous, magastos, at alam nating masama ang epekto? Samantalang dahil pera nga, ginagawa nilang negosyo ang basura. Doon sa aspeto na merong palakasan na sinasabi, well, minsan merong misconception eh. Meron po mga minsan mga in-between na mga professional broker na doon minsan nagkakaroon ng sinasabing nagiging biktima. Ang mamamayan at ang ating pong pamahalaan na ito po naman eh, pwedeng idiretso sa ating tanggapan. Hindi raw pagtatayo ng landfill o dump site kundi waste segregation o paghihiwa-hiwalay ng basura ang sagot sa problema ng basura sa Sierra Madre. Bagamat yun illegal, yung sanitary landfill, maraming batas na nabubutasan at hindi na ipatutupad at pinalulusot na lang. Kaya ang hiling namin ay mag-zero waste tayo. Mag-waste segregation tayo. Salit na mag-imbak ng basura sa mga dump site o landfill na lalong ikasasama na kalagayan ng kalikasan, magiging mas epektibong solusyon daw kung mismong mamamayan ang magbabawas ng dami ng kanilang basura. Masalimuot at tila walang kasagutan ng lumalalang problema sa pagtatapon ng basura. Ano man ang epektibong paraan para maibsan ang dami ng basura sa Pilipinas, ang mahalagay mapangalagaan pa rin ang ating likas-yaman. Tulad ng Sierra Madre, huwag nating itapon na tila basura lang ang kahalagahan nito sa ating buhay. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking reporter's notebook.